Labas mo sa ako. May pasalubong ako sa sir. Isang kahong ginto. Labas ang ginto. Dito na si Romy Diaz. Sino yung nakargahan na? Ayun po, San Antonio po. San Antonio? Oo. Oh. May nga tumutulong. Lahat na. Ano mo yung sako? Saka yung pala. Talubongin mo si boss. Palahin mo lang dyan. Yan. Oo. Oh. Si Kuya Henry, Yuri, ng DCRH. Ay, magandang umago po. Oh, ayan na. Ayan na yung kanyang truck. Oh, ayan yung kanyang 5 tonelada. Thank you po. Okay. At ako'y hindi talaga ako magpaparong interview. Narito pa ang bigas! May sako ka na! May bigas ka ba? Eto na! Message sa sige, wala problema. Oh. Social distancing nga, mga kamamayan. Mag-ingat lahat, mag-ingat. Mayroon ka. Sa kanyang ito kasi, presidente ng Malacanang Press Club. Ah, okay. Ako yung nag-co-call. Sabihin niya, pag ready na ako, Henry, ha? Sa ating mahal na Pangulo, bilang private individual, ako po ay nakahandang tumulong. Kami po ng mga kaibigan ko at kapwa kumamuhunan, 10 ng aming mga kaibigan. Okay na? Anong gagawin ko? Ganun po, ulit ang safety take. Safety take, okay. 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 Magandang umaga po. Message ko lang po sa ating Pangulo, sana po huwag kayong magsasawa sa ating mga kababayan kulit at nandito lamang po kami para sumuporta sa lahat ng inyong advokasya sa abot ng aming makakaya. Yun lang po, maraming salamat. Thank you. Social distancing kaya. Okay. Hey. Baka ma-quarantine tayo dyan. 1, 2, 3. Okay? Okay, thank you. Puti na lang sa mga taga San Antonio po, sa bayan ng San Antonio. Bayan ng San Antonio. Bayan ng San Antonio, sa pangungunan ni Ka Henry Yu. Ayun na ang inyong tunay-tuneladang bigas. Nakarating na. Makakarating na sa inyo yan mamaya. Mabuhay kayo. Maraming salamat. Kung ano pa yung may tutulong ko sa darating na panahon, hindi ako magsasawa. Ha? Stay safe. Walang lalabas para magkaroon naman ng kahalagahan yung aming paghihirap. Ha? Kasi nagpapakahirap kami rito kung paano kayo tulungan. Kayo puro pasaway, eh baka lalo tayong mahirapan. Ha? Bayan na San Antonio, mabuhay ka. Ay, dahil pa, picture nga po ng kaunti. Right. San Antonio po. Oh, 1, 2, 3. Okay na po. Okay, thank you. Thank you po. Oh, ayan na. Mga kababayan. Oh, Chong Quezon. Karga na. Yeah. Ikarga niya lang dyan. Oh, nagkita na kami. Oh. Narito na kami, mga kasama. Oh, magkasama na kami. Ang yaman ni Sir Francis Leo at yaman ko'y pagsasamahin na namin. Ipakita mo yung bigote mo. Walang ihinga. Nya! Siyempre, kasama kayo aking kaibigan, napakalupit na Vice Mayor Manu Castillo. Oh, ayan. Ang lupit nung sasakayan. Pagsasakayan ka na, pagkasulina ka ba? Ito yung mga taong may pagmamalasakit sa kanila, mga kababayan. Magkikita-kita po tayo. Alam nyo, yung mga tao ngayon, alam nila kung ano yung katotohanan nangyayari sa likod ng kanilang pamahalaan. Alright. Ito po yung DCRH. Ayan, yung naipangako ko po sa kanila na 5 tonelada ay binigay ko na. Apo. Ayan. Medyo layo po tayo kasi delikado tayo. Baka... 1 CTV.
Vlog. Ano na? Konsi TV Vlog. Oh, Konsi TV Vlog. Oh, shout out. Dito sir, pwede? Oh, pwede po. Sir, okay, bigyan po kami, ang bed. Okay. Thank you, sir. God bless you. God bless you din po. Sir, dito lang po tayo para kita lang. Ano yan? Okay, ayam lang. Picturean mo nga kami ni Kuya Henry. DCRH. Ayan, si Kuya Henry Yuri. Ha? Akala naman nila magpapa-interview ako sa kanila. Nek-nek nyo. Pwede ho ba kalimutan nyo yung interview na yun at ayoko kong ma-interview-interview ng ganyan. Nagawa ng gusto ko lang hong tahimik. Ako hey, tumutulong lang. Hindi ko kailangan ng publicity. Kaya parang awa nyo na. Huwag nyo ho kong interviewin, lalo na yung mga media dyan. Ako ay sapat na. Pagka natapos na ho itong pandemic na to, gusto ko ho, tahimik na uli yung buhay ko. Oh, social distancing kayo, baka dyan kayo ulihin. Kargahan nyo na, bricks, yung ano. Tapos na, makaalis na. Ayan. We are live. So, ayan o. Revesias Best. Eh, kinakarga na. Nakarga na ho yung para sa... sa San Antonio, Quezon, eto na hong tiyao ngay susunod. Dito na, dito na. Si Kuya Henry. Mauna na ako. Kuya Henry! Okay, mauna na. Wala pa ako talaga tulog. Oh, wala problema. Basta, kunin mo yung personal kong numero. Yeah, para ay naka-live eh. Baka marinig dito. Puta, bubulig-ligin ako. Ako napipindot. Ayan. Pakisave na ako yun. Text mo ako. Mayaman challenge po ako sa floodway eh. Lahat ng mga tumanggap nung aking challenge, maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayong lahat. On CTV po. On CTV. Oh, gusto kong makita ha. Yeah, panorin niyo sir. Okay, sige. Salamat, sir. Okay, thank you. Thank you po. God bless din kuya. Ayan, papasok na ako. Kasi baka mamaya madalay ko ng social distancing. Ayan. Ha? Thank you. Nakita nyo naman medyo umiwas na agad tayo kasi sobrang dami unang tao. Ayun, yung mga truck ng galing ng Tiaong Quezon, kung makikita nyo, at yung galing ng San Antonio, Quezon, kung saan nagbigay po tayo kay Erwin Tishera. Andiyan si Romy Diaz. Andon. Ayun, tumatawa, may dala-dala sa ako. Bala ko ipabuhos yung bigas at palahin niya ulit. Ayun, punta ka muna. Tayo po ay nagbigay ng 5 tonelada para sa San Antonio, Quezon at 100 sakong bigas para naman sa Tiaong. Ayan. So yung dumating pong truck natin na to, yan po yung para sa ating mga napangakuan na. Meron pa ho tayong parating na trailer. Yan ho yung ipamimigay natin kila doon sa mga ibang nating kaibigan.
So makikita nyo po, nakapagkarga na po ang San Antonio, Quezon. Ang kasunod po ay Antiaong na. Ano daw? Hi sir, Bekene man, Santo Niño Marquina, sa amin ni Edna Tolentino. Ay nako, wala pa ako tulog. Bianca Ana Smith, kung makikita nyo, ayun. Ayan. Ayan o, ang bigas, nagkakargahan. Ayun ho ang Tiaong, yung DCRH, ayun. Ayan, kung makikita nyo, ayan. Nagkakargahan ako ng bigas. Ayan. Ang kinakargahan ho ngayon ay ang Tiaong. Yung isa hong sasakyan ay nakargahan na. Ayan o. Yung kulay blue doon, ayon. Ayon, yung blue na truck, ayon. Ayon, yung blue na truck, ayon o ang San Antonio. At yun ho ay nakargahan na. Ayan. So dito ang kinakargahan na ho ngayon ay yung Tiaong. Ayan o. So makikita nyo mga kababayan, talaga naman kahit anong puyat, hirap, gastos, wala hong problema. Dahil na ipangako ko na ho yan, ayan ay itutulong ko sa ating mga mamamayan. Batikos pa kayo. Ayan, ang mga gusto kong mangyari. Oh. Ako ay lumayo na at baka ho, kahit Sabado, baka sabihin lang ma-violate yung tinatawag na social distancing rule. So, kaya po medyo lumayo na ako at ayoko pong makapag-violate para mawala po yung crowd. Alam niyo naman ho, para tayong superstar na talaga naman pagdating is nagpapalitrato agad yung mga tao. Hindi naman ho natin pwedeng itaboy hanggang 1 meter ho kahit papano. So, yun po. Ha? Yung pong mga kasunod dito, ito po, yung matitira po na 15 tonelada ay mapupunta ho sa parting Bulacan, parting Laguna, at kung saan-saan pa. Sige, sige. 1 meter tayo ha, kasi baka ma-violate yung social distancing rules. Ayan. Kaya medyo umalis po ako dun sa crowd gawa ng ayoko po na magkaroon ng mga crowd na mabuo. So yun, kung makikita nyo, 2 oras na lang ho yung aking tulog, kaya medyo nahihirapan ho ako ng konti. Maraming salamat ho doon sa mga nagpaabot ng kanilang suporta. Pasasalamat. Dumating ho yung si Eric TCR. At yung katulad ng aking pinangako doon sa nag-ispop kay Romy Diaz ay ibinigay na ho natin kasama ho yung Vice Mayor ng Tiaong Quezon. Ayun mga nagmamahal sa kanilang mga kababayan, Tiaong, mabuhay kayo.
yung mga mamamayan dyan, wag na ho natin itong haluan ng political wag ho natin itong lagyan ng political color. Yung ginagawa natin is wala pong any political agenda. Yung makabalik po tayo sa ating normal na pamumuhay, ay masarap na ho. At sabi ko nga ho, makaka-recover naman tayo pagka na natapos na ho natin lahat eh. Pagka nakabalik na ho sa normal yung pera ho, madaling i-recover yan. Kaya yung ibang mga mayayaman dyan sa Quezon, kilala ko yung mga mayayaman dyan eh. Tumulong naman kayo. Ha? Hindi yung wala kayong pakialam sa sirkulasyon nangyayari sa Republika. Merong iba dyan, napakarami hong pera. Pinapala-pala na ho yung mga barya niyan. Pero hanggang ngayon, nagtutulog-tulugan pa rin. Ayaw pa rin makialam. Panawagan ko, lahat ng mayayaman, galaw kayo, galaw tayo. Kailangan tayo ng gobyerno. Kailangan tayo ng ating inambayan. Ngayon, mas masahol pa po sa World War II ang kinakaharap natin ngayon. Pero bakit nung World War II nagkakasundo lahat ng mga Pilipino? Pero bakit ngayon wala tayong paki sa isa't isa? So parang hindi ho maganda. Yes! So yun, ang pinakamaganda nating gawin is yung panawagan ko, let's help our constituent, let's help the government, let's help the republic. Hanggang sa muli po, yung mga small-time vlogger dyan, pwede nyo nang ikunin tong vlog ko na ito at pwede nyo nang i-post. Hindi ko to ipopost sa aking YouTube channel. Sa inyo na ito, yung kaganapan, yun, nakaalis na yung truck ng San Antonio, tsaka DCRH, nakaalis na? Yes, sir. Ayan, nakaalis na yung truck ng San Antonio. Naglalaman ho yun ng 200 sakong bigas. At ito na ang kinakargahan na ho. Ayan, Chaong, magdalawang magkatabing bayan ho yan. Ayun o, kung makikita nyo, ang kinakargahan na ho, ayan, Chaong, Quezon. Ayan o. Ayun o, yung truck. Ayun. Yung kulay dilaw ho, yung truck. Ayan, kung makikita nyo, yung kulay dilaw, ayan o yung truck. Ayan yung truck. Kinakargahan ako. Ayan. O, yan. Oh, Melanie Manzano Reyes, shout out. Okay. Aileen Toledo, shout out. Daddy Mac, shout out. Paul Cedric, Sinete Anchovas, Angeline, Niklap. Mabuhay po kayo at